Okay, good evening everyone. So welcome to our first webinar for this year. So this is Edison Victorino from Team S3 Falcons and the producer and the owner of the website 7figurehomebusiness.com, where we teach a networker how to market online. Okay, thank you for coming. Salamat sa pagpunta niyo sa ating unang webinar for this year. So how's everything about you? Kumusta ang inyong mga buhay? No, so you can use the Go to meeting chat box if you have any questions. You can type in your questions, or also you can interact with me using the webinar panel. Meron kayong makikitang kamay dyan na pwede kayong magtaas, okay? So before we begin, gusto ko munang malaman kung sino ngayon ang nakakarinig ng boses ko, yung malinaw na malinaw. So can you raise your hand? Okay, so right now we have here is, ayan, no, nagtataas na. Thank you. Aaron, Eileen, Catherine, Joanne. Ayan, si Jose, andito rin. Josephine, Lizelle, Mark, Novi Grace, Patrick, Troy. Salamat sa inyong pagpunta. At sa the rest, ayan, may mga pumapasok pa sa ating, ano, sa ating go-to webinar, sa ating webinar. So thank you for attending. Okay, so this will be an awesome and a great webinar, and alam ko na galing kayo sa iba't ibang network marketing company. So ako rin, no? I am doing network marketing now and been doing network marketing since 2004. And during that time ng 2004, ang ginagamit ko is Friendster. Okay, so sino sa inyo ang familiar sa Friendster? Okay, meron ba? Ayan, no? So you can use the chat box. So this will be a very informal webinar. May mga maririnig kayong kung ano-anong background. Okay, so sabagkat nandito lang ako sa aking bahay where I do business. Oh. I do business online sa loob lang ng bahay, and I don't go to office and I don't usually go out. Okay, ayan. So ayan, may sumagot si Joanne. Meron daw siyang Friendster. So ako rin noon, no? Meron Friendster. Alam niyo ba, nung araw yan ang favorite marketing avenue ko noon to prospect? Diba? So before we begin, gusto ko munang malaman kung saang network marketing company kayo involved right now. Okay? Pwede bang ano, isa-isahin natin, okay, using the chat box? Can you say kung saan network marketing kayo? Be proud of your company, no? Huwag kayo mahiya. Kahit iba't ibang company tayo, it's okay. So walang problema doon. And I'll be happy a lot to share our experiences. I'm not the only one who's going to discuss. So I'm here with two of my downlines in the industry. We have Zeus Escolano and Arginel Robes, no? Parang English, no? Robes. Robes, so they call it Robes. Yan. So maraming question, alam ko marami kayong magiging katanungan. Okay? So right now eto, meron din direct selling. Okay. So network marketing is also direct selling is also part of network marketing, no? Ang difference lang is mas malalim lang ang compensation structure ng network. But if you will notice, lahat ng company na may sales organization, whether it is a real estate or a direct selling or maybe a traditional business, halimbawa na lang sabihin na natin mga advertising agencies, alam nyo ba meron din silang compensation structure? Alam nyo ba yon? Meron ding percentage sa mga breakaway income yung mga yan. Do you know that? Kaya nga itong industry na to napakaganda eh, no? So kung sa mga traditional businesses, ang compensation structure is very limited, minsan hanggang third level lang yan, fourth level, kasi merong account executive, tas magiging supervisor, magiging manager, okay, magiging VP for sales. Okay, may mga iba't ibang percentage yan sa bawat kinikita ng mga ano nila, ng mga account manager. Or kung sa network marketing, ang tawag natin doon ay downline. 'Di ba? Ayan. So I am happy. So iba't ibang company tayo and sama-sama tayong nagtitipon dito for a wonderful opportunity. Okay? All right. So hold on. Okay, I am going to show you my PowerPoint. Sino ba ako? Sino ba akong nagkukwento rito?
Okay, sino na ba dito yung may idea tungkol sa akin, yung mga nakasama ko na before, nakatrabaho? Can you raise your hand? Or yung wala pa? Ayan, may mga nagtataasan, no? Maaaring yung iba sa inyo umaten na ng mga previous workshop ko for the last 2 years, okay, with e-commerce 102. Okay, yung iba naman, na-meet ko sa Facebook. Ayan. Okay, just to give you a background sa mga yun ko lang, ngayon lang naka-attend ng webinar na to at ngayon ko lang din makikilala, maybe nagkakausap tayo sa Facebook. Okay, just to give you a background, I am an entrepreneur, an online entrepreneur. So, I do business online. So, marami akong racket online, but ang pinaka-niche ko, what I love most is the network marketing industry. Okay, so I also do training. Okay, I am also a resource speaker of different TV station, especially pagdating sa social media. And I also do training, corporate trainings, whether it is in traditional business or in network marketing business. That's what I do. So, I am also a father. Okay, meron akong isang anak. And of course, may asawa rin ako. Okay, sino ba dito ang pamilyado right now? So, sino dito may anak na? May I know? Yan, no, makaka-relate tayo, no? And I know that most of you is want to stay really at home, di ba? Gusto mag-stay sa bahay so that para mas may time kayo sa inyong mga anak. Kaya nga kayo nagne-network, that's why kaya nga kayo na-involve sa tinatawag na network marketing. Alam nyo ba sa US, ang other term for network marketing is home-based business? Do you know that? Kasi sa US, sa sobrang laki ng lugar nila, okay, unlike dito sa Pilipinas, okay, pwede mo lakarin, pwede ka mag-tricycle, and kahit saan may transportation. Compared sa US, kailangan talaga na may kotse ka. Sa US, what most people do to network nung araw, ha, nung hindi pa panahon ng internet, no, nung wala pang social media, nung wala pang Facebook, what most people do kapag nagne-network sila is they do three-way calling. Sino dito yung inabutan pa yung three-way calling? Alam ko, most of us, inabutan natin yung three-way calling. But some of you, medyo bata pa nung time na yon, maybe yung iba sa inyo, baka nasa elementary pa lang nung nauso yung three-way. Diba? Yung three-way calling, yung tatlo kayo mag-chat-chat. Alam nyo ba sa US, ganun ang style nila before nung wala pang internet? Nung wala pang Skype? So, tatawagan ni downline si prospect and then, iti three-way niya doon kay upline. So, ang gagawin ni downline, siya yung mag-bridge kay upline at saka kay prospect. And even in the offline world, ganun na yung ginagawa natin. Diba? So, we invite our prospect, we invite our friends, then, ang magpe-present naman, si upline. And may I ask you, sino pa sa inyo ang gumagawa ng ganung style until now? Just say yes sa chat box. Ayan, alam ko marami pang hindi nagbababa ng kamay dito since sa mga kaninang tinanong ko. Okay, mukhang walang sumasagot. Ayan, yung iba nagtaas na lang. Ayan, no? Salamat. Salamat sa mga sumagot ng yes. Okay, so yung iba, andun pa rin, traditional pa rin, offline pa rin. Sa totoo lang, I am not saying na wala na yung offline, obsolete na yung offline. And alam ko marami kayong mga maririnig na gano'n, no? So, ay, internet na ngayon, online na ngayon, no? Damadali mag-network sa online. Which is ang totoo, kung hindi mo alam ang gagawin mo sa internet, hindi rin siya madali. And a lot of people from the offline na nag-online,
hindi rin agad kumita. That's the reality. It's because meron tayong tinatawag na learning curve, learning period. That's why umaattend din kayo ng webinar. It's because you want to increase your knowledge, 'di ba? Tama ako? At sa totoo lang, huwag natin tanggalin yung offline, yung traditional way, kundi because the internet is only exposure can help us spread more, no? Ng ating mga message, ng ating mga marketing pagdating sa ano, sa online. Kaya lang, we should know how to market on the internet. Yun ang kailangan nating gawin. And in like me, in my case, most of the time, I do online marketing. But if I want to bond with people around me, gusto kong mas ma-develop pa yung relationship, nakikita din naman kami offline. But majority of my marketing effort are online. And of course, nagkakaroon din naman ng marketing offline kung halimbawa nagkakaroon ng mga gatherings, family. But the good thing about the internet compared with that old school or traditional na network marketing, okay, pagdating kasi sa internet, mas naging wider ang reach mo compared with the offline, which is limited ka lang kung asan ka. In fact, ang hirap na ikuti ng isang barangay pa lang, pagod ka na, hindi ba? Compare with the internet that you can reach millions of people through Facebook. At hindi lang basta Facebook. Kasi may marinig kayo that online, it's all about social networking. No. Sa internet, especially on Facebook, meron tayong tinatawag na active marketing at saka yung tinatawag na passive marketing. Yung passive marketing ang ating tututukan mamaya. So right now, pag sinabi kong active marketing, I'm not sure kung sino dito yung gumagawa. Ha? Umamin mamaya ha? Kung sino yung gumagawa nito. When I say passive active marketing, ito yung add a friend, connect, usap, deal. Add a friend, connect, usap, and then deal. Sino sa inyo ang gumagawa ng ganong style? Hindi masama yon. It is also part of the online marketing. But if we will give it a term, the right term for that is social network marketing. Dahil usap-usap, you have to be social. You have to engage the people. Ngayon, when it comes yung talagang tinatawag nilang online marketing, even yung mga ginagawa pa ng mga traditional online marketing, kung sa networking meron tayong tinatawag na traditional networker, which is sila yung nasa offline, sa online naman meron tayong tinatawag na traditional internet marketer, traditional online marketer, yun yung mga panahon pa ng year 2000. Nagmamarket na sila sa internet. And alam nyo kung ano ginagamit nila nung araw? Can you guess? Sino makakahula? May premyo. Okay, masyado ng advance ang Friendster. Lower pa. Chika, okay, that's good. Ano pa? Any idea pa? Okay, give me idea. Dali, let's have interaction, no? So, para mas engaging ang ating session. Okay, Yahoo Messenger, yan, no? Isa rin sa mga paborito ng araw. PhonePal, okay, MIRC, na, talagang lumang-luma, okay? Okay, maaaring yung iba sa inyo hindi na alam yung MIRC, baka nag-internet nung panahon na ng Facebook, no? Nung araw kasi pag nag-MIRC ka, ang connection mo nun yung ano, yung dial-up pa. Alam niyo yung dial-up? Yung linya ng telepono, ikakabit mo sa internet, tapos magdadial yung computer mo. Tapos may tunog pa yan, yung parang fax machine, parang fax tone, yung pag maraming gumagamit ng time na yon, madi-disconnect ka, hindi ka makakonnect sa internet. So, right now, napakaswerte natin kasi DSL na tayo eh. Okay? So, siguro huling dial-up ko year 2004 pa. Then after nun, DSL na. Kayo, kailan kayo nag-DSL? Meron ba yung kailan kayo nag-DSL na? Natatandaan nyo? Or more on Wi-Fi na, no? Wi-Fi na siguro yung iba sa inyo, di ba? So right now, naka-Wi-Fi lang ako dito. Yung packet Wi-Fi ang gamit ko.
that I'm doing webinar. Na ngayon, ang gusto ko lang sa pocket wifi, kahit saan ako magpunta, I can connect, di ba? Compared na may wire ka. So anyway, yung mga sinabi niyo like MIRC, Yahoo Messenger, okay, that is an old and Jurassic type of social media, oh, di ba? Jurassic type pa yan ng social media. But it is also considered as social media. Any form of communication that you can do on the internet is called social media. Even emails, even forums, that is called a social media. Okay? Yan. Alright, so hinga muna ako. Okay, let's go to the main topic. Okay, so, ang main topic talaga natin is sino makakahula? Sino makakahula na main topic natin ngayon? I call that, ano, can you guess? Can you say? Can you chat? Can you put it in the chat? Our main topic. Okay, so passive marketing is part of the topic, but our focus topic now, ito yung titingnan natin ngayon. Okay. Tingnan muna natin yung dalawang problema ng networker. Wala na akong pera upline at ang hirap naman mag-recruit. Walang pera kasi yung effort nasa recruitment lang at minsan wala nang kinikita, kaka-recruit, kakapakain ng i-recruit. It always happen, 'di ba? Friend, kita tayo. May business proposal ako. Magkita tayo sa restaurant, sagot ko. Yun ang way ng marketing. Public relations, PR. And a lot of networkers, ang nagiging problema sa ganyan is nasusunog, nauubos ang pera, kakapakain. Kaya sa bandang huli, nung wala nang mapapayin, wala na akong pera apply at ang hirap mag-recruit. Diba? Okay. Ngayon, punta muna tayo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng network marketing. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng network marketing? Diba? Now, I want you to go on my fan page. So, itatype ko to, ano ba ang network marketing? Okay, sino yung nasa Facebook ngayon? Okay. I'm here on my fan page. And if possible, go to my fan page. So, just type in facebook.com/EdisonEVictorino. Okay. Can you answer the question? My question here, itatype ko, ano ba ang ibig sabihin ng network marketing? In your own terms, in your own definition, sabihin nyo kung ano ang intindi nyo kapag sinabing network marketing. And later, sasagutin niya ni Zeus Escolano kung ano ang ibig sabihin sa kanya through his presentation. So right now, ayan, pinos ko na. Ano ba ang ibig sabihin ng network marketing? Just comment below and later we will answer the question. Okay? All right, so let's proceed to the presentation. Okay, two things you must do to make money in network marketing. Ito yung madalas at common thing na nalilimutan ng mga networker. Number one, sell the products. The reason why you are in network marketing is because network marketing is about selling. I know that marami sa inyo na sinubukan na dati sinasabi na network marketing is not about selling. It's about sharing. Naalala niyo 'yon? Okay, can you raise your hand kung sino nakakaalala noon? It's about sharing. Okay. But the truth is network marketing is about selling. Whatever you do, kahit anong ginagawa mo sa buhay mo, you are always selling. Alam niyo ba 'yon? Halimbawa na lang, ito, pinaka-basic.
nakapanood ka ng isang magandang movie. Okay, so ang title ng movie is, ano ba magandang title? The Hobbit, di ba? Or, ano ba latest movie ngayon? I don't know what is the latest movie today. Okay, so kasi nakaraang pinanood ko yung Hunger Games. Okay, so, but ang totoo, napakaganda ng Hunger Games, di ba? Napakagandang panoorin. And, you know what? Once nanonood ka ng sine, and then kinuwento mo yung Hunger Games, you know that you are already selling. You are already doing marketing. At kapag yung taong kinuwentuhan mo nung sining napanood mo, they will definitely go to the movie house and buy a ticket to watch the movie. And yun na yung tinatawag na selling. Nagkaroon ng transaction. Nagkaroon ng sales. In reality, we are always doing marketing and selling. Kaya lang, ang masakit nun, hindi tayo ang nagbe-benefits ng effort na yon. Hindi tayo nagbe-benefits ng marketing effort na yon. It's the seller who benefit from it. But we are doing marketing for them. And this is what happened to most industry. Sa industry natin. Most people don't, because of the wrong mindset that network marketing is not about selling, because a lot of people doesn't want sales, hate sales, sinasabi na lang natin sharing. Yes, pwede nating sabihin yon for a startup. But at least, we must teach our downlines to start and to learn how to sell the product. So, two ways to make money in the industry to simplify. Number one is to sell the products. And number two is to build a team who will sell a product. What happened to most networkers is ganito. Okay, so ang nangyari sa industry is ganito. Nauwi na lang tayo sa building a team. Pero, walang nangyayaring selling. Right? Kaya ang nasa mindset tuloy natin, kailangan sobrang laki ng grupo ko para kumita. Kasi nga, ang income natin is nagiging based sa recruitment. What if we know how to sell? What if we are selling? Nakikita niyo yung potential. If our team can sell, it means we can make more money. If our team can recruit and sell, it means that we can make more. Pero if our team cannot sell, but they can recruit, our income will be based on recruitment. Diba? Alam nyo bang mas mahal mag-acquire ng bagong downline, mas mahal mag-acquire ng bagong customer kaysa dun sa old customer na paulit-ulit mong binebentahan? That's why I am always in favor of consumable products, yung may repeat purchase when it comes to network marketing. I am not saying against sa mga recruitment-based or even digital products. In fact, I am also selling digital products. But the difference between a consumer-based product, you may repeat purchase, is that in just one customer, you can make money ng paulit-ulit. That's the truth. Even in other businesses, whether sa mga traditional, you try to interview the owner and ask him, "Sir, paano nyo nasusustain ang business nyo?" Alam nyo ang sagot kung bakit ang mga businesses nagsusustain, tumatagal? It's because of retainers fee. Mga repeat purchases, paulit-ulit ng mga customers. Kaya nagsusustain ang mga businesses. Even sa mga law firms, di ba?
alam, di ba law firms, yung mga lawyers, di ba, nagtayo ng company. They acquire one client and monthly they earn because of the retainer's fee. Even in the accounting firms, they will acquire a one company and they will continuously earn because of retainer's fee. Now, when it comes to consumable product, I call that the fast moving. Diba? Acquiring one customer can make you money ng paulit-ulit. Well, digital product is good, malaki ang kita, kaya lang, you will just keep on marketing and marketing and marketing and acquiring new people ng paulit-ulit. Again, kaya nga, lagi ang sagot dyan, lagi ang sinasabi ng mga networker, wala na akong pera upline, ang hirap mag-recruit. It's because the income was based on recruitment. Okay. So, you can make more passive income through product movement. That's why I advocate talaga ng product, ng consumable products. Now, to give you a realization, let's do the math. Okay. Let's do some mathematics. Okay, I will get my pen. So meron kasi akong ball pen dito. Okay, so I'll get my pen. Okay, let's do the math. Ha? Ngayon, alam ko ang goal talaga sa network is magparami ng downline. The money is in the size of the organization. That's the truth. 'Di ba? But sometimes nalilimutan natin, alam niyo ba that kahit 10 lang ang downlines niyo, you can make a lot of money. Yun ang totoo niyan. Kahit 20 lang ang downlines niyo, you can make a lot of money. Kaya nga, yung kaninang problema is, upline, wala na akong pera, wala na akong ma-recruit, then let's acquire customers. Let's acquire new people in our business. New customers na lang. So, yun ang tutukan natin. So, here's the idea. Susulat ko, ha? Okay, nawawala yung papel ko. Ayan. So, let's do the math. Okay. Okay, let's say... Okay, here's the scenario. So, let's say I have around 10 downlines lang. Diba? And sabihin natin, I am selling this product. Okay, we call this the product XYZ. Yan, since nasa iba't ibang company tayo. And let's base our the product movement based on the unilevel income na lang. Unilevel income. Okay. Sino dito yung nakakaalam ng unilevel? Mga networkers, yung mga nasa ano, okay. Sino dito yung nakakaalam? Can you raise your hand? Yung nakakaintindi ng unilevel income. Ayan, no? So this ito yung income na madaling intindihin, yung compensation plan na madaling intindihin sa MLM. Okay? Kasi when I say unilevel, ito yung first level, meron kang 10 piso, second level meron kang 10 piso, up to the 10th level you will earn 10 pesos in every item na pina-purchase ng downlines mo or binebenta. That is called a unilevel. Okay, assuming that you have a 10 direct downlines na lang. And your direct downlines has ilan? May tigi-isa na lang sila. So you have 10, you have 10 on the first level and then 10 on the second level. But iisipin nyo, ay konti lang ang ano niyan. Konti naman ang organization mo, paano kaya yaman 'yan? Actually, with that number, possible na yumaman ka. If you will only empower your downlines, and you will teach your downlines how to become a power seller, how to sell more, you can make a lot of money from them. So, hindi mo kailangan magpakapagod. And with just one person na makuha ng mga downlines nyo, you can make money ng paulit-ulit because of consumable products. Here's the idea. So, punta na tayo sa idea, ha? Okay. So, 10 direct downlines, then 10 indirect downlines. Assuming that these people are selling
100 boxes, okay, of their product monthly. Di ba? Assuming ha, dito pa lang. Okay. Ilan to? Okay, 10 times 100. Okay, so 10 downlines. Ito ha, 10 downlines tigwa 100. That's yun ang ibig sabihin ha. 10 downlines tigwa 100 na boxes, okay? So this is the power of 10, right? So 10 downlines tigwa 100. So therefore, how much to? Let's compute to. Let's do the math here. Okay, can you answer? Ito, 10 times... Okay, 100 times 100. Tama ba? Tignan natin kung sino yung nakasagot dito. 1,000. So, I think it's 1,000. Tama? Yes. 1,000. Okay, 10. Sa isang tao, 100 bucks agad. Okay, so, times, tama. This is 1,000. Okay, so, you have 1,000. Magkano per box? 10 pesos times 10 pesos. How much do you earn? 10,000. You have 10,000 na. Okay, so, second level, another 10. Take sa 10 ulit. So, another 10,000 dito. How much do you earn? 20,000. This is only through product movement. Ilan ang downlines mo? Total downlines mo? 20 lang. But you are making 20,000 because of your 20 downlines. Kaya kahit konti pa yung downlines mo, huwag kang malungkot. Power yan. Power yan. Kahit 20 lang ang downlines mo, okay lang yan. Bakit? If you will empower them how to sell, not just to recruit, how to sell, you can make money. 20,000. At alam nyo ba, ang isang apartment, okay, ang alam nyo ba, para kumita ng 20,000 sa isang real estate apartment, how much do you invest? Millions. Just to earn 20,000 sa paupahan. Yun nga lang, tanggalin natin yung pagtaas ng value nitong property na to. Tanggalin natin yun. We are just talking about passive income. You need millions to earn how much? 20,000. Diba? Eto, we are just talking about selling lang eh. Product movement. And yet, you can make money as 20,000. Eh, what if etong power niyan, one downline can acquire more than 100 customers. That's the reality. Diba? Kaya nga, ang totoo niyan, acquiring new customer is more expensive than retaining an old customer. Lagi niyong tatandaan yan. That's the truth in business. Kaya imagine na lang kung nagdu-duplicate pa kayo plus may duplication pang nangyayari, may sponsoring na nangyayari, and yet, lahat ng nai-sponsor, power seller, whew! Sino magsasabi na hindi magandang kitaan ng ganong process? Sino ang mag-object? Okay, can you raise your hand yung mag-object dito sa idea na to? Hold on na, I need to, yan. Walang objection? Okay, ito na lang. Sino nag-agree? Can you raise your hand, those who agree? Yung iba mukhang hindi nag-agree. Tahimik lang. Ayan, okay. So, thank you for those who are agreeing. But in reality, this is the potential of developing power sellers. Okay, and teaching your power seller how to sponsor people, how to sponsor downlines. So, mas malaki ang nagiging potential. Okay, one of the reason bakit sa network we are saying that it's about sharing, it's because most people are afraid of face-to-face. Okay? That's why we love Facebook. Okay? Hina-hide natin yung mukha natin sa book. Just kidding. Okay? So, ito yung ayaw ng tao. Face-to-face selling. Kaya nga, thank you, internet.
thank you, may online marketing na. It's because we can sell more nang hindi namin nakikita yung kausap natin. We can sell more nang hindi ko na kailangan na makakapagbenta ako kahit mahiyain ako. It's because of Facebook. It's because of the internet. It's because of sulit. Diba? Therefore, selling more is a possibility because of the internet. Pushing 100 boxes of your products, 100 any of your products, is now possible. Diba? Because of the internet, it is now possible. Face-to-face selling, it's now an optional. Diba? Ngayon, I want you to say, I want you to chat, okay, on your wall, sa Facebook wall. Sino na sa Facebook right now? Okay, raise your hand. Those who are on Facebook. Mukhang konti lang na sa Facebook now. Okay, thank you for those who are raising your hand. Okay. Now, just type, lagay nyo lang sa wall nyo. Because of the, thank you, internet, because I can grow my business because of you. Can you write it on your wall? Thank you, internet, because I can grow my business because of the internet. Okay. Now, this is how we sell. Okay. So, if you can do this, France, if you're still doing this, okay, sino yung nakakaalala ano ibig sabihin ng France? I think F stands for friends. R, I already forgot. Okay, A, acquaintances. Nalimutan ko na kung ano talaga yung meaning nito, honestly. But this is an old term sa network marketing, sa direct selling, France. No? And if you remember, you can put your answer in the chat box and I want to say thank you sa mga sasagot. Advance, thank you. Okay, ayan, no? But, okay, huwag natin kalilimutan to na this still works pa rin. Okay. Pero provided na meron kayong tinatawag na skill, kailangan ng skill dito. Not everyone gifted dito. Hindi lahat makapalamuka, okay? Now, with Facebook, pwede makapalamuka natin dyan kasi hindi naman tayo nakikita talaga. Alright. Now, this is how to sell. Usually, people sell through profile posts. Right? So, ito yung tinatawag nating social network marketing. O yung tinatawag na active marketing. Okay, active marketing. Yan. Friends, sell, social network marketing, active marketing. Okay, fan page. Who's selling on fan page? I know, marami sa inyo are trying to sell on fan page. Kaya lang, minsan, karamihan ng likes na generate 456, 500, hindi man lang umabot ng 1,000. You know why? Ang problem kasi kaya hindi umabot ng 1,000 because ang ginagawa is they will ask their friends, idadaan sa social network marketing, sa pagsa-social network, ito ang sinasabi, pa-like po. Alam nyo ba dito, you're already wasting your time sa pa-like because some people will definitely will just say yes pero hindi na nila ilalike yan. Okay. Kasi dagdag oras pa yan eh. Okay. Dagdag oras pa sa kanila especially if they're busy. Pampadagdag oras yan kasi ikiklik pa nila yung link then maglo-load pa. Eh kung mabagal yung internet, definitely sasabihin lang nila yes pero hindi nila ilalike yan. Compare nung 2009, 2010, yes, marami pang nagla-like. Popular yan. But now, ang hirap magpa-like. Diba? Unless na lang gagamit ka ng tinatawag na Facebook advertising or you will do some tinatawag na contest or promotion. Kaya lang sometimes yung contest ang Facebook naghihigpit din eh. Now, kasi ang dami nang gumawa. But, with Facebook advertising, this is much effective nowadays, no? Just to give you an idea what is Facebook advertising, kung ito yung Facebook nyo, yung may nakikita kayo nakalagay dito sponsored ads,
dito sa gilid na to. That is Facebook advertising. Ayan. So, Facebook advertising ang tawag dyan. Okay. Other marketing strategies you can employ. So, online classified posting. You have Sulit. Okay. So, you can still do this. You can upload your product this. Okay. And other internet marketing strategy. We have email marketing, SEO, solo ad, banners, etc. Kaya lang this one is not applicable. Okay. For, lalo na if you're just starting in the online marketing and hindi ka technical person. Okay, then you're definitely dead with these strategies. SEO, this is bloody sa totoo lang. Okay, unless you are the technical person. Solo ads, okay, not appropriate in the Philippines. Banners, okay, so bibili ka ng space sa mga high traffic site kagaya ng GMA. Ayan, no, mga ad networks, you buy that. One of the most effective nowadays is Facebook advertising and online classified posting through Sulit. It's still effective. Now, let's focus on Facebook advertising. Okay, paano ba ginagawa to? So, we have two of my downlines here. Okay, they done a case study for the month of December. So, they are just new in the online marketing world. So, man, nagsisimula lang. But they already created a good result. Okay, So I want to call unahin muna natin because dalawa sila. Okay, one is Arginel. So mamaya ipapakilala nila yung sarili nila. Okay, Arginel Robes and Zeus Escolano, pero let's start first kung ano yung experience niya no ni Arginel. Okay? So how many of you right now are ready to listen? Can anyone raise your hand if you're ready to listen? Ayaw nyo ata eh. This is a real life case study ha. Hindi ito yung churi na nabasa lang sa libro. Okay? Okay, sino sa inyo ang ready na mag-listen kay Arginel, no? Okay, yan. No? Thank you for raising and cooperating. Ayan, no? Okay, so palakpakan natin si Arginel. Hello, Argent, you there? Hello. Hello guys, good evening. Ayan. Hello. Ayan. Okay na? Yes, yes. Sound okay. So they can hear okay. You, no? Ayan. So, hello guys, good evening. My friends, siguro yung iba, kilala na rin ako. Wait lang. Set up lang natin. Ayan. Hello, okay na? Nakita na, sir? Yes, Coach? Yes. Yes. Okay na. Kitang-kita. Okay. So, good evening sa mga matanda mga webinar. Salamat. Ang dami natin, di ba? Out of 19, 900 attendees. Okay. So, first, ano yan? First webinar natin sa 2014. So, siguro yung iba umattend because of siyempre, nagsisik tayo ng knowledge. So, ganun din ako before. Katulad nyo, nakilala ko rin yung team at the same time si coach, which is si Sir Edison. So, dati na-share lang rin sa akin kung paano yung Facebook marketing or yung online marketing. Dati nag-online marketing ako, pero traditional. Yun yung sinabi niya na palike. So, yun, nagpo-post. So, ganun din, katulad nyo siguro, nag-traditional network marketing, namigay ng flyers, ganon. So, talagang na-toxic din ako sa regarding sa sales. So, I try to give up na kasi by my profession, so pakilala muna ako. Yan. Okay. Wait. Yan. So, I'm Arjun Robles. So, kasi may isipin nyo guys, nurse talaga ako. Okay, 4 years course as a nurse. Our Lady of Fatima University. Then, the same time, yan, na-involve nga ako sa multi-level marketing, which is 4-year experience ko na siya. Sa 4 years na yun, talagang struggle din. Hindi ako na-make ng sales. Siguro, magkakaroon na ako ng sales. Pinapang pamasahe ko lang. Iba, expenses din para sa pag-build ng group. Kung isipin nyo guys, ang layo ng connections ko between my professions na ginagawa ko before and
I'm doing right now. Kasi naniwala ako, guys, yung passion talaga. Kung ano yung talagang gusto mo. Iba yung nagigising ka dahil gusto mo, at iba rin yung nagigising ka dahil kailangan mo lang. So, magkaiba yan. So, mahirap gumawa ng isang bagay pag hindi ka nag-enjoy. So, in 4 years' time, so, hindi naman talaga ako nagsisi, which is part of learning din talaga, yung nasa sales ako. Yan. Na-involve din ako sa iba-ibang network marketing. Yung iba, nasira na rin yung name ko because maraming company na maraming nagsara. Okay? So, sino ba yung na-involve dyan sa mga mono-mono line? Yan. So, sa ibang mga companies. At the same time, yun, I try to, yun, nag-cope din ako sa adjustment. Ito nga, yung online marketing, kung paano mag-sales through online. Ayan, so nag-attend din ako ng mga leadership courses. Siyempre, para sa pag-build ng groups. Yan, and nag-supervise din and nag-own rin ako ng franchise business until now. Yung Tapa, Sisig. So, yan. So, kasosyo ko yung ate ko dito. Ayan. Then the same time, yun nga, make sales deals online. To be honest, guys, first time ko sa presentation na to, first time ko lang din. Yan, kung isipin yun, yan, medyo kinakabakabahan pa nga ako eh. Kasi first time ko rin talaga mag-generate ng sales dito sa online marketing. Kaya salamat din sa coach ko ngayon, then the same team. And currently connected ako sa as property specialist. Property specialist sa Maya Real Estate. Ayan. So, kung sinong gustong ano, kontakin nyo na lang din ako. Okay? So, ayan, nagdi-deal din ako ng sales through online. Ayan, mas madali na siya. Pag alam mo yung basic. So, mas kahit madali yung online, pero hindi mo naman alam kung paano tamang gawin. So, mahirapan ka din talaga. And the same time, ayan, connected ako sa Best Word Lifestyle Philippines. Ito nga yung Optimax Plum Delight. So, papakita ko lang guys, ano ba yung naging result ko dito sa online. So, first time in just 3 months. So, ito yung isa, papakita ko sa inyo yung mga naging sales ko. Ayan. So, yan yung mga shipment ko. Nag-ship ako ng mga products, Optimax Plum Delight. So, background lang. So, slimming ano siya, slimming product siya. So, iba, totally ang market ko dito, commonly, lahat mga babae. Okay? So, dito, sa online marketing, yun na-involve ako sa ganito, mas madali ko siyang nabibenta. Hindi ko kailangan mamlayers para mamilit. Okay? So, through Facebook marketing, which is itatakil sa atin ng partner natin, si Mr. Sus, mamaya, kung paano i-set up yung page mo and the same time kung paano ka paano yung mga targeted audience na talagang pabili na or bibili na talaga na may interest sa produkto mo. Ayan, Fit and Health Station, so pwede niyang i-visit yan sa page. So yan, ito yung store ko online, Fit and Health Station. Yan, iba bumibili, 30 days weight loss program. Yan. So, nag-ship ako, Miss Amis, yan, Occidental, yan, Bulacan. So, mas madali na siya. Mas madali na akong nakakapag-generate ng sales. Ayan, yung ibang mga Agusan del Norte, Mindanao. So, shipment. Okay? So, yan. Repeat, yung isang partner natin nandito sa loob, yan, si Miss Rachel. Okay, tiga Agusan del Norte. Yan. So, nag-sign up din. So, seller din siya. Ayan. So, mga repeat order. So, yun nga. Sinasabi ni Sir Edison, yung repeat order yung pinakamaganda dito eh. Di ko kailangang mamilit or mag-alaga ng downline para mag-alaga ng downline para makapag-generate din ako ng sales. So, dito, may mga nagre-repeat order na. Sobra, maganda yung products. So, ito na, dito na pumapasok yung passive income. Okay? So, yan. Mga passive income, mga repeat order. And, sana. Yan. So, yan. 10 days weight loss program. So, yan yung mga ano ko. So, ipapakita mo din sa market kung talagang
kung talaga nagpo-push ka, mga contact details mo, para mas madali ka lang, madali ka nilang ma-reach. Okay? So, yan, mga 20 Lost Weight Program, Bulacan, Cebu, Cavite, yan yung mga sales ko. Yan, Batangas, yan. So, syempre, paano ba ako nag-generate ng sales? So, pinaka-cheapest way is Facebook marketing. So, maraming avenue regarding sa pag-create ng sales online. Pwede ka magsulit.com, pwede ka mag-eBay, tawag dito, ano pang mga avenue. So, yan, mga iba-ibang sites na pwede ka mag-advertise. Pero ang pinaka-cheapest way para mag-advertise na mas mabilis and mas mag-advertise na pinaka-cheapest, so, yan, through Facebook marketing. Ito yung mga palike page. Pero sabi nga natin, magsasayang ka lang ng oras kung magpapalike-palike ka lang. Okay? Dito, tuturuan ka namin or tuturuan ka ng team, okay? Paano magkaroon ng mga targeted sales or mga targeted customer na talagang gusto nang bumili sa'yo. So, uulanin ka ng mga inquiries. Ito ngayon, may mga inquiries na naman sa akin. Bakita ko lang rin yung isang mga inquiries ko. Ayan. Kung makikita nyo, ayan po, how much, yun yung managsasabi sa akin, anywhere in the country, yan, promo ko ngayon, free shipping, yan, nandito rin yung mga ibang inquiries sa taas, ito, ayan, sina Vivian. So, mamonitor natin, ito yung pinaka-store mo, mamonitor mo kung sino yung mga nag-order or mga nag-like, nagko-comment sa status mo. So, yan. So, ito yung banner. Yan. Ito yung store. Isa sa store ko to. Yan. Yung mga testimony. Mga shipments. So, ayan. So, mga tips. Ayan. Ito yung mga inquiries. So, yung iba, ayan. Nag-send pa ng photos nila para dumating na claim na nila yung products nila. Okay? Yeah. So, and yun nga, ito nga yung isa sa mga naging product ng Facebook marketing, online. Okay, si Miss Daisy Sigara, nakilala ko siya sa Facebook din. Yan, lagi akong syempre pag online, may instinct ka din dapat. Dapat alam mo din kung paano mag deal sa client. May iba, tanong lang ng tanong. May iba, gusto lang. Ay, yung attitude ng Pilipino, matanong yan eh. Okay, nakita na nga sa wall mo nung magkano yung price, tatanungin pa uli. So, si Miss Daisy Sigara, yan, nakilala ko siya. Tumatawag siya. Ayoko talaga pansinin kasi sobrang kulit. Okay, gusto niya dati, $1 lang. Tapos, gusto niya ipa-shipping, pre-shipping daw, mahal daw. Pero minsan, yung client, talagang ano yan eh, minsan gusto nilang i-baby sila. Gusto nilang yung kumuha silang attention. So which is, yun, gusto makipagkita sa akin, ito yung office namin sa Ortigas, sa Equitable Tower. Ayan, so na-close ko siya na hindi ako nahirapan. So nag-talk lang kami ng almost 15 to 30 minutes. Okay, para sa informations. Kasi binigyan ko lahat ng mga details eh. Binigyan ko yung link ng website ko. Binigyan ko yung website na pwede niyang kuna ng information regarding sa products. So, dapat sa online, kompleto ka din dapat ng mga informations. So, para hindi ka mahirapan din na kung sagutin mo mano-mano yung mga inquiries. Okay? Yan. So, yan. And, yan, membership voucher. So, kasi in-avail niya, sinabi ko lang rin sa kanya kung ano yung benefits ng products and the same time, ano yung advantage na mag-stock siya. Okay? So, sinabi ko lang sa kanya na 30 boxes, okay, worth of 31,500. Pag original price, 39,000 pesos. So, kasi as a salesman, dapat kung
papakiramdaman mo din kung may pera yung client or hindi. Okay? So, kung ano yung tanong, yun lang yung sagot. So, sabi niya sa akin, ano ba yung pinakamalaking package? So, dapat mag-adjust ka na rin. O, pinakita ko yung 30 boxes para hindi na rin siya pabalik-balik. So, yun. Pinakita ko sa kanya, yan. Yung mga discount na avail niya and ano ba yung advantage ang panag-stockish siya. Okay? So, yan. Silver stockish siya kasi panag-silver stockish ka dito sa Best World o yung product na yan, so, ikaw na yung center or stockist. Promoted ka na as business manager. Yan. Ranking, yung voucher, so, overriding commissions regarding sa group. So, yun. Ganun lang. Totally, hindi ko alam yung marketing plan ng company namin. Because of selling lang, nakapokus ako sa selling. Kasi sobrang ganda ng products. And, yun. Hindi ako masyadong, totally, wala pa akong downline dito eh. Mayroon lang siguro iilan. Pero, yun. Puro product pushing lang kami. Yung building, to follow na. Kasi kung nag-generate talaga ng income yan, okay, kung manaturuan mo kung paano rin mag-start. Yun, dati wala rin ako na ako close. Ayun, pa isa-isa, minsan wala, minsan meron, minsan wala. So, yung consistency lang dapat. Okay? So, same tips kung paano ba ako nagawa yun? Paano ko nagawa yung ganong ano, ganong estado? O paano ako nakabenta? Yan nga, sabi mo nga dati wala. Siyempre, sabi nga natin, dapat alamin mo yung product. Gamitin mo rin yung product. Kanyari, weight loss, gamitin mo. Effective ba sa'yo? Mas mahirap naman magbenta kung sobrang taba mo. Tapos, di ba, hindi mo alam kung paano yung, ano ba yung effect. So, yan yung personal testimony ko sa sarili ko. Ayan, late upload lang to. September 2013. Tapos, ito yung November 13. So, ginamit ko rin yung product. So, mas madali mag-push ng products pag alam mo yung products. Tama? So, mas madaling mag-push kung ikaw mismo yung personal testimony na alam mo talaga na maganda. Okay? Kahit maraming mga products outside the market, pero pili ka ng alam mo na para sa'yo, na magpipit sa'yo. So, ako before, mataba. Oh, siyempre, gusto ko rin maging as an entrepreneur, mahirap yung hindi ako sakit na mga pantalon ko. So, dati, user lang ako. Yun, nung dumating yung time na naging effective sa akin yung products, binenta ko na rin siya. Okay? Then, the same time, nagkaroon ako ng team. Dati, nagpo-push ako ng traditional sa market. Then, nakilala ko nga yung team. So, tinuruan ako kung paano mag-market ng tama. Okay? So, use the product and alamin mo yung product na binibenta mo. Ayun. So, mas mabilis na siya. Sales tip number one. Sales tip number two. Sales naman talaga is the power of selling is never ending prospecting or advertising. So, you need to advertise, 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 advertise. So, yun nga, pinaka-cheapest way is Facebook. Okay? So, kailangan mo lang talaga i-broadcast kung ano yung binibenta mo. Okay? Karamihan sa atin kasi, yan. Number three, yun, focus. Okay? So, kailangan maging focus ka. Kailangan mahalin mo yung advertising. Kasi yung iba minsan, yung kunyari may page ka, may Facebook ka, kita niyo sa Facebook ko, ayan, na ilang likes pa lang to, 992. Okay? Pero yung isang page ko, dalawa kasing minamanage kong page eh, which is Fit and Health Station. Ayan. So, ayan. 2,377. Ayan, iba mga products, nilalagay ko na din. So, syempre, kailangan maging consistent. So, hindi ka lang puro benta. So, kasi yung iba, talagang tinitingnan din yung attitude mo online. So, pinapokus din nila yung kung sino yung nagbibenta, kung sino yung seller. So, dapat nag-build ka rin ng trust. So, pag continuous advertising ka, nag-update ka sa wall mo or nag-update ka sa page mo, sa store mo, makikita nila yung ano ba yung gusto mong iparating sa kanila. So, to follow na yung sales. Pag alam nila yung magiging benefits sa health nila. Kung health naman yung binibenta mo. Kung ibang mga apparel, so, pakita mo yung mga passions, mga
mga latest updates regarding sa fashion, kung ano pa yung binibenta mo, kunyari health and wellness. So, yun, dapat healthy ka, the same time gumagamit ka din ng product, at the same time yung mga health benefits and mga konting tips, so health tips sa store mo. Okay? Kasi yung iba, yan, number 4, doon na papasok yung building class. Yung iba kasi, tinitingnan ka lang, wala lang, okay? Then, dumating yung time na hindi ka na rin nag-update, so wala na. Yung iba kasi yan, titingin-tingin lang yan sa wall mo, kung ano yung status ng update ng store mo, kung may nagbebenta ba or wala, okay? Kung focus ka lang sa benta-benta, hindi ko may nagbibigay ng knowledge, so hindi na rin sila bibili. Kasi pag may trust na sa'yo, nakilala ka na dyan sa store mo, yung binibenta mo, okay? Dito na pumapasok yung passive income. Dito na papasok yung repeat order. Kasi alam na nila na legit seller ka online. Kasi mahirap nga naman talaga magbenta online kasi hindi tayo nakikita eh. So yan, syempre ayusin mo rin yung wall mo, yung profile mo. Yan, talagang invest din ng konti. Kung para makilala ka din. Para ma-attract sila sa'yo na okay pala tong seller na to. Hindi rin pala basta-basta. Okay? So, building trust because nagpo-focus ka. Okay? And the same time, number 5, okay? So, yun nga. So, nagawa ko yun and na-share ko yung experience ko because of my team. So, hindi rin makakabenta ng ganon because walang knowledge na pinid sa akin, which is si coach, yung mentor ko dito, si Mr. Edison. And the same time, yung iba mga team nagturo sa akin, nagbibigay ako ng tips regarding online. So, sa team kasi, kahit gano'ng kaganda yung products, kahit gano'ng ka-effective yung products, okay, kung wala naman magtuturo sa'yo kung paano, kasi nga, bago to eh, bagong avenue natin yung Facebook marketing or yung online marketing. So, mahirap din mag-push kung hindi mo alam kung paano. Di ba? So, ano advantage sa team namin? So, yan, may mga webinar kami katulad ng ganito. Yan. Pag nag-member ka, yan niya, yun yung mga advantage or isa mga benefits. May tinatawag kaming dropshipping. Okay? So, yung dropshipping na yan, wait lang. Yung dropshipping na yan, ito yung dropship. Yung dropshipping na yan, yan. Yung isa sa mga highlight ng team namin. Kahit sa akang probinsya, hindi mo kailangan lumabas ng bahay para magbumili ng product. So, automatic online na rin. Pure online na rin yung gagamitin natin dito. Okay? So, isi-send mo lang yung link. So, automatic, may warehouse tayo. Okay? So, siguro, ibibigay ko na lang yun regarding sa dropshipping. Kung sa mga presenters natin. Sa iba, kung paano nag-run yung dropship natin. Okay? So, yan, virtual back office. Yan, sa sales group ng team. Yan. So, yun yung meron sa ibang grupo. Sa atin, sa Labala, sa ibang grupo. Yan. So, global business, affiliate marketing. Siyempre, online marketing training. Ayan. That's why, kung paano kung nakuha yung sales because yung online marketing training. Kasi bago nga ako dito eh. Kaya, nag-invest din ako sa mga training. Okay, nag-invest ako ng oras para matuto. Okay, so yan. So, e-commerce training, yan. So, yun yan, mga websites, mga web design, and mga ano ba yung dapat mong gamitin ng tama, anong avenue yung dapat mong gamitin para mas effective. Hindi mo pwedeng i-push yung real estate sa Facebook, mga ganon, na tipong meron sariling avenue. Kung paano nagra-run yung isang business. Meron products para sa avenue na yon. Okay? So, ituturo namin yan. O, ituturo ng coach natin yan dito. Okay? So, that's it. And, yun lang. Siguro, sana natuto kayo. And, nakuha kayo ng content learning. Yeah. Akin. So, yan. Papakwis tayo. Happy New Year. Okay? Happy New Year. So, ayan. Oo. So, Pitenel Station. Tingnan nyo na lang din. Add nyo na lang rin ako for information. Okay? Tulungan system dito.
Okay, thank you. God bless. Ayan, oh. Ayan, idagdag natin, no, yung kaninang pinakita ni ano ni Arginal, no. So, when you are marketing sa ano sa Facebook, it's about show and tell, 'di ba? Ibig sabihin, ano bang Facebook? Facebook is more on personal. It's more on lifestyle, 'di ba? Yan ang Facebook, it's all about you. Ano ba yung hiling mong gawin? And alam niyo ba, sa totoo lang, mas mataas ang chance na makakuha kayo ng attention kung ang pinopost nyo, yung lifestyle nyo. Alam nyo ba yung ano, yung kasabihan sa networking, di ba? Hindi daw tayo salesman. Do you remember that? Narinig nyo na ba yon? Hindi tayo salesman, but we are what? Can you guess? Okay, just answer the chat box. So let's ano, interact no, lalo na lumalalim na ang gabi. No? Alam ko, baka iba sa inyo, inaantok, nagugutom. Okay, can you guess? Sinakalala? Wala. Okay, we are not salesman. We are endorser. Okay? We are endorser of our product. Parang artista, endorser. Diba? Ano ba meron pag sinabing artista? Magandang lifestyle. Ano pinapakita ng artista? Yung lifestyle nila. If they are selling a healthy product, then ang pinapakita nila yung health product. Diba yung lifestyle nila while taking the health product, maybe they are playing golf. Kung sports nutrition naman, they are playing basketball. They are playing golf. I mean, that's how ano online endorsement is all about. It's showing your lifestyle. That is the best way that you can get attention. Diba? If you are selling cars, ano ipapakita mo? Maybe you are driving a car, you are inside a car to get the attention of your friends. Now, I am giving you an idea what to do. Ah. Kasi I know that most of the Facebook marketers o yung mga online, kasi we call that online-online, you know? Yung mga online-online lang daw. No, yung sigaw ng sigaw sa Facebook, they are always comparing employees versus networkers. Diba? I mean, I am totally against that idea na we are always comparing, lagi natin inaapi yung empleyado, pag empleyado ka ganito. But in reality, some employees are earning very well. They are earning 6 figures. No, so hindi natin malalahat. And some networkers are not earning 6 figures, no? So hindi natin pwedeng lahatin, no? Because iba-iba ang kailangan ng tao. Iba-iba ang needs, iba-iba ang reason. If you go to other MLM companies, lalo na yung ang circle, yung mga ano talaga real rich people, may mga ganong networking group eh, MLM group. If you will go there, those people doesn't need money. They are there for friendship, for barkada. So iba-iba ang needs ng tao. And if you hit their needs, they will definitely join you. Pero minsan kung hinihit natin, may sugat na nga, dinidiinan pa natin, hirap na nga sa trabaho kung ano-ano pa sinasabi natin, come on. Baka lalo mainis instead na mag-sign up. So it's better to do show and tell online, kagaya ng ginawa ni Arginal, no? It's how he present his product. Mataba siya dati, which is true, nung nakita kami niyan. Sorry, Arginal, ha? Ilalaglag kita ngayon. Okay, mataba dati yan, no? After kasi mag-training ko sa kanila, siya yung pinakamaraming tanong nun sa akin, no? Sabi ko, sino ba itong mataba to? Kulit naman. Nilaglag, okay. Okay, and then, ayun, namayat siya, no? Okay, it's because something ganun, no? Yung personal experience mo rin sa, ano, sa product na binibenta mo, dapat, ano, you di ba may sabi niya, you practice what you teach, you do what you teach, no? So dapat ikaw mismo taker din ng ano ng product mo and you can show it online. Okay, that is an idea. Okay, sige, magpapa-quiz tayo ngayon. Ayan, no? So taas ang kamay ng gustong ano sumagot sa quiz. May premyo. ayan mga ano yung nagtataas. Okay, ano pangalan nung Stockies na napasign up ni Arginal through Facebook. Okay? Can you guess? Ano ang pangalan ng Stockies? Ayan, nakasagot. Daisy, hindi Isa Siguera.
Okay. Oh, sumagot Isa Segura, no? Tama ba, Arjunel? Daisy Sagara? Segura. Daisy, wow, sino 'yon? May yung point sa akin 'yon. Ayan 'yan, si Lisel. Si Lisel Tagle. May voucher sa akin. Ayan, may isang voucher, no, mula sa ano, sa mula sa Optimax. Okay, 'yan. Kapag may voucher ka, okay. Oh, pwede. Mas makakamura ka sa sign up mo, no? Kung may voucher, kaya ng presyo. Kaya lang, ang nakasagot si ano na, member na natin eh. Sige, isa pang question. Ayan. Okay. Basta, ganito ha, ulitin ko ha. Ang benefits ng voucher is kung sakaling sasali ka sa team namin, mas mapapamura ang sign up mo. Okay? Okay lang sa'yo, Arjunel? Oh, sige. Marami ako. Ayan, okay. Marami daw siyang voucher. Okay, sige. Okay, ano ba maganda? Ah, ikaw magtanong, Arjunel. Presentation mo yan eh. Tingnan natin kung nakikinig sila. Anong pangalan ko? Hindi, yung maayos. Alam na nila, sikat ka na eh. Ano yung pangalan ng team? Alam ba nila? Ayan, ano daw yung pangalan ng team? Okay, walang sasagot sa member na. Ayun, may nakasagot. Si Patrick Canlas. Ayan. S3 Falcon daw. Ayan. Tama. Ayan. Patrick, usap tayo ah. After nito. Okay. Mas mura ang entry mo ngayon. Ayan. Kaya mo to. Affordable. Ayan. Okay. Alright. Ah, sige daw, Arjunel. Ayan. May bago kang downline, Arjunel. Ayan. Okay. Ngayon, dumako na ba tayo sa susunod na ating ano, session, sa ating discussion, no? This is more of the overview of the technical how to do the Facebook advertising. First of all, gusto kong malaman sino pa dito yung ano, yung walang idea how to execute a Facebook advertising, a Facebook advert. Can you raise your hand? Ayan, so yan, may mga nagtataas. Ayan, yung galing sa ibang company. Okay, okay lang, no? Ayan. Wala, halos lahat ba marunong na mag-Facebook advertising? Halos lahat ba? Ayan, okay. Okay, so let's welcome Zeus Escolano for another hot presentation, power pack knowledge, okay, that you can apply, no, kahit anong network marketing company ka ngayon, di ba? So, that's why sabi ko nga, inorganize namin tong network marketing na to, tong webinar na to para sa lahat ng nasa industry, no? Yun lang, we are using our own company, our own products, our case study to present it to you. Okay, so, now, palakpakan natin si Mr. Zeus Escolano! Clap. Mahirap yata ang gawin yun, no? Okay, so thank you. Clap, wala bang ano? Wala clap. Okay, thank you. Salamat. Wala clap. Salamat sa ano, napakagandang introduction. Ganda na. So, ayan, may okay. Clap na. May welcome. Clap na, Zeus. Ayan. Meron ba? Okay, thank you. Okay. Salamat sa mga umattend ng webinar na to. I hope na marami kayong natutunan and matututunan pa sa webinar na to. Okay, so first of all, my name is Zeus Escolano. Okay, sa mga hindi nakakakilala, my name is Zeus Escolano. Okay, I am an internet marketer and kagaya nyo, isa din akong network marketer. And I am the creator of ZeusEscolano.com. Pero sa ngayon, under maintenance yung personal weblog ko, kaya wala kayong masyadong makikitang maayos doon. Okay. So, about my experience in network marketing industry, I've been in MLM for 5 years. Okay? Medyo matagal na din ako sa industriyang ito, pero sa tinagal-tagal ko sa industriyang ito, lagi lang ako na-stress and puro disappointments ang nakukuha ko. Okay? Pwede ko bang malaman kung sino din ba yung mga nahihirapan sa kanilang mga MLM companies? Pwede sige, ko bang malaman? Pakitaas ng kamay. Taas ng kamay, yan, para malaman ko. Sino okay. Ang nahihirapan ngayon sa companies nila? Ayan, so meron tayo dito.
Mami dalawa. Ayan, halos lahat ata nagtataas okay. na. Yung iba, ayaw umamin. Umamin kayo. Kaya nga kayo andito eh, para magkatulungan tayo eh. Kung nahirap pa okay, kayo, taas so, nilang kamay. Ayan. Ayan. Ayan, sige. Meron, nagtaas na kamay. Okay. So, based from my experience, alam ko na hindi lang ako ang nakaka-experience ng mga bagay na to. Basically, ang reason, ang pinaka-reason kung bakit nahihirapan ako, and dati nahihirapan ako sa business ko, pati na rin yung iba sa mga networkers, is because wala silang nage-generate na sales. Tama ba? Wala silang nakukuha ang sales in a month, or minsan nga umaabot ng isang taon, wala pa rin nakukuha ang sales. Okay? So, ang pinaka-rason kung bakit wala silang na-create na sales is because wala siguro sa kanila nagtuturo kung paano sila makakabenta. Okay? Usually kasi, hanggang ngayon, nakikita ko pa rin sa ibang companies, ang ginagawa lang nila is nangahype lang sila. Tama? Basta kikita ka lang dito, ganyan. Kung ano-ano pang pangahype na mga methods. Pero hindi naman tinuturo sa kanila kung paano ba talaga sila kikita. Okay. So, a business that is not even making a single sale cannot be considered as a business. Lahat, kahit anong klase ng negosyo, kapag wala kang sales, hindi tatakbo ang negosyo mo. Yun yung pinaka-importante. Kaya kung meron kang negative connotation about sa sales, hindi ka talaga kikita. Okay? Kagaya ng sinabi kanina ni Coach Ed, mga networkers, hindi daw mga salesman. But ang pinakatrabaho natin is to endorse our product. Okay? So, kung wala tayo magiging sales, hindi tatakbo ang negosyo natin. Paano tayo magkakaroon ng magandang lifestyle kung mismo tayo ay hindi tayo nagkakaroon ng magandang sales? Okay. Next. Okay. Kanina, tinanong ni Coach Ed kung ano ba. Meron na bang mga sagot kung ano ba ang ibig sabihan, anong pagkakaintindi nila sa network marketing? Hello, Coach Ed. Teka, tignan natin kung may sumagot na. Okay. Tignan natin kung may sumagot sa aking wall kanina. Babasahin natin. Ayan. Tignan natin kung nakikinig sila at nakiki-interact no, sa ating webinar. Let's see, no? Ako, lahat ang sumagot. Wala pa? Wala pa. Walang sumagot. Wala. Oo. Mukhang kailangan okay, so, talaga na mong ipaunawa okay. sa kanila what is network marketing. Okay. So, ang pagkakaintindi ng iba sa network marketing is just a business model. Tama ba? Karamihan, pagkakaintindi basta kikita yung iba, benta-benta daw. Tama ba? Ito yung mga ibang pagkakaintindi ng mga ibang networkers sa network marketing, mismo na mga network marketers. So, ang ibig sabihin ng network marketing, from the word itself, simulan natin sa word na network. Network means to socialize and to build relationships and connection. So, yan ang pinaka-ibig sabihin ng network. While marketing is the action or the business of promoting and selling products or services. Pero ang karamihan, nakalimutan nilang aralin yung marketing at nagpo-focus lang sila sa pagpapadami ng kanilang mga kakilala, pitch ng kanilang mga business, pero hindi nila inaaral kung paano ba nila papatakbuhin or imamarket ang kanilang business and products ng tama. Okay? Walang tunay na marketing ang nangyayari. Well, hindi kayo masisisi dahil karamihan ng itinuturo ng ating mga upline. Hanggang ngayon, meron pa rin nagtuturo nito ang pamimigay ng mga pamphlets and posters. Okay, sino ba hanggang ngayon ang namimigay pa rin ng mga pamphlets and posters? Pwede pa itaas ng mga kamay? Yan. To, ano, Tomas, magtaas ng kamay yung may nakalagay pa, typing job. Ayan. Okay, meron dito. Ayan. yun, yung mga ano. Disguised opportunities. Meron na. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin. Mga typing job, ano pa ba? Encoder. Okay. Ayan. Yung mga marketing agents, mga ganyan. Okay, yung pamphlets and posters. Ito yung mga kadalasang itinuturo. Hanggang ngayon, meron pa rin nagtuturo ng ganito. Pero walang value na makikita ang inyong mga prospects sa
strategy ito. Well, yun, walang masama sa ginagawa niyo ito, pero the consequences are ikaw mismo mahihirapan ka sa iyong business kung ito pa rin ang ginagamit mo. Next, ito yung non-stop pitching. Ito yung sinasabi ko, walang tigil sa pagpipitch ng kahit na sino. Next is yung KKK prospecting. So ito ang tanong ko sa inyo. Halimbawa na lang, halimbawa na lang ang produkto nyo is weight loss product. Sa KKK nyo, sa mga kakilala, kaibigan, kaaway nyo, kung sila ang aalokin nyo ng inyong produkto, sa tingin nyo ba lahat ng kakilala nyo ay matataba? Di ba hindi naman? Piling-pili lang yung mga tao na gustong magpapayat. So for example naman, ang produkto nyo is whitening products, hindi lahat ng inyong kakilala, kaibigan ay gustong magpaputi. So, ang paggamit ng ganitong strategy, parang napakaluma na. Kasama na rin to sa ano, sa Jurassic strategy na sinasabi ni Coach Ed. So, next is yung door-to-door and house-to-house selling. Personally, ginawa ko ito. Nakakahiyang strategy to, yung pupunta ka sa mga bahay, kakatok ka, magbabaka sakali ka kung interesado ba sila sa produktong yung ino-offer. Okay. So ito yung mga karamihan sa itinuturo o sa itinuro sa atin mga networkers para gawin o patakbuhin ang ating business when it comes to selling. Pero sa totoo, ang strategy na to, hindi ko sinasabi na it will not work. Okay? Na hindi na siya gagana ngayon. Ang sinasabi ko lang is talagang mahihirapan ka. So, ano ba ang pinagkakaiba ng traditional networking sa new age or sa new way of network marketing? First, sa traditional networking, sa traditional strategy na ginagamit nyo, kinakailangan mo ng malaking budget or kinakailangan mo ng maraming pera para lamang makapag-build ng inyong network marketing business. Tama, di ba? Kasi, imagine nyo na lang, hindi lang yung pinag-purchase nyo o pinag-register nyo sa inyong company ang kinakailangan mo para patakbuhin mo ang iyong business, lalong-lalo na kung traditional. Magpapaprint ka ng flyers, kasama na din yung poster, kinakailangan mo din ng pamasahe mo, pabalik sa office, papunta sa mga prospect nyo. Kinakailangan nyo ng continuous budget kung gagawin nyo ang business nyo traditionally. Okay? Next, limited lang ang audience. Ito na yung sinasabi ko. For example na lang, nagpa-skill ka ng isang poster sa isang barangay. Normally, ang makakakita lang ng inyong ads ay yung mga nasa barangay nyo lang. Di ba? Ang mangyayari, kung gusto mong mag-build ng malaking empire, ng empire, kailangan mong lumipat ng ibang bayan o pumunta sa ibang bayan para doon lang mag-conduct ng mga seminars. And ang ibig sabihin lang nun, kailangan mo na naman maglabas ng pera. So, ganun ang traditional networking. Next is untargeted prospects. Ito yung nagiging dahilan kung bakit ay natutulak sa mga networkers para gumawa ng mga strategies na, mga embarrassing strategies, kagaya ng pamumusakal. Okay? Yung nakita mo lang sa kalsada, then bigla mo na lang dadalhin sa inyong office. Sumunod naman, yung sa KKK, yung kung sino-sino na lang ang inyong ini-invite papunta sa office. Tama ba? Sa totoo lang, di ba nakakahiya? Nakakapababa ng sa inyo ng mga tao. Kaya hindi kayo magtataka kung bakit ilang taon nakaranas sa mga networkers ng mga downgrading, mababa ang tingin ng karamihan sa mga networkers. Ilang taon tayong naging ganon. So, next, yun na yung sinasabi ko. Traditional strategies ng networking is somehow embarrassing. Okay? Nakakapagod gawin ang mga strategies na ito. And, pati yung oras nyo, pati na rin yung ano nyo, yung pera nyo, malaki ang gagastusin nyo at pati na rin yung oras. Maraming oras ang masasayang kung yung mga strategy pa rin na ganito ang gagamitin nyo until na, ngayon na napakalaki na pinagbago ng ating panahon. So, ngayon naman,
ituturo ko sa inyo kung paano nyo ba gagawin ang business nyo. It doesn't matter kung anong company ang nasalihan nyo. Okay? Ito yung bagong paraan kung paano nyo mapapatakbo ang inyong business or pinaka main na ano nito, target nito is to increase your sales. Okay? So, ang new strategies or the new way of prospecting is called online marketing. Okay? Nabanggit na kanina na online marketing to. Pero, napakalalim ng online ng subject na online marketing. Okay? Napakarami. Sino ba dito ang aware sa attraction marketing? Meron bang ano dito? Meron yung, ba ditong nakarinig na ng attraction marketing? Pwede mga tas na kamay. Maming kayo. Yung mga nakakaalam, ha? Yung mga narinig na. Yung habulin sila ng prospect para mag-pay in. Ayan, may mga ilan nila nagtataas yung kalahati ng ating audience. Okay. Meron din. Okay. Yung attraction marketing or yung online marketing, kinakailangan na attraction marketing, yung konting, sabihin na natin, kailangan natin i-apply ng konti yung attraction marketing sa online marketing. Pero ang nangyayari sa sobrang lalim ng ano subject na online marketing, maraming tao ang natotoxic na nagkakaroon ng information overload. Ang nangyayari, napaparalyze tuloy. Okay? Yung sinasabing solusyon nila na attraction marketing, solusyon daw sa dahil hindi ka nagkakaroon ng kita, minsan nagiging problema tuloy. Okay? So, ang attraction marketing kasi kapag hindi ka pa ready, talagang matoxin overload, ganyan. So, itong ituturo ko sa inyo, hindi nyo na kinakailangan pag-aralan ng mga autoresponder at kung ano-ano pang pieces ng attraction marketing. Itong strategy na to, ito din yung itinuturo sa aming team and nakakapagbigay din ng magandang result na hindi sumasakit yung ulo namin. Okay? Napakabilis i-apply sa aming negosyo. Okay? So, first, ano ba ang benefit ng online marketing? First, kinakailangan mo pa rin ng continuous budget but hindi siya ganun kalaki. Okay? O sabihin na natin malaki. Malaki din o sabihin na natin same yung budget na gagastusin nyo from offline to online marketing. But, okay, meron but. But you have a large number of audience. Okay? Just imagine yung ano natin yun, yung Facebook. Ilang tao ba ang meron ng Facebook ngayon? Tama ba? Sa buong mundo. So you can target number of audience. Kaya hindi ka maubusan ng prospect kung online marketing ang gagamitin mo strategy. So I hope na nakikita nyo yung possibilities kung gagamitin nyo ang online marketing. Next, magkakaroon ka ng long-time exposure sa inyong mga ads. Isang example nito, halimbawa na lang kung namimigay ka ng flyers. Kung mapapansin mo, karamihan ang nabibigyan mo ng flyers. Yung iba, itinatapon lang. Pagkakuha, tinatapon. Diba? Okay. Next is yung paglalagay ng mga posters sa mga kalsada, sa mga poste. Kapag umulan, mabilis silang nawawala. Diba? Parang nabubura agad yung ads nyo. Compare sa online marketing, for example, naglagay ka ng ads sa Facebook hanggat hindi mo siya inaalis, doon lang yon or siguro baka mauna ka pang mawala sa ads mo. Okay? So, hanggat hindi mo inaalis yung ads mo, hindi siya mawawala. Pwera na lang kung merong explicit content sa ads mo. Spam, okay, mga violence content. Yun, yung mga nawawala sa Facebook. Okay. Matagal ang exposure ng inyong ads kumpara sa offline. Next, ang pinakamaganda is laser targeted ang inyong mga prospects. Yun yung pinakamaganda sa online marketing. For example na lang, kagaya ng aming products, ang products namin is yung weight loss product. Kung gusto namin na
i-target targetin lang namin yung mga gustong mga tao lang na gusto magpapayat. Pwedeng-pwede at posible 'yon sa online marketing. At isa pang nagustuhan kong benefit ng online marketing is you can do this at home. Okay? Kahit nakasuot ka ng pajama or kahit naka-boxer shorts ka lang, pwede mong gawin ang online marketing. Okay? Kagaya ng sinabi ko, hindi natin kinakailangan hukayin yung malalim na subject about online marketing. Dahil ang ituturo namin sa inyo is yung pinakasimple, which is Facebook ads. Okay? Sa Facebook ads, you can target people who are already interested on what you are offering. So, kagaya na sinabi ko, you are offering weight loss products, you can target people who are already interested in losing weight. Okay? So, kumpara sa nung dati, nagbabakasakali ka lang kung sino lang ang makasalubong mo, magbabakasakali ka na interesado siya sa produkto na yung ino-offer. Today, using Facebook ads, matatarget mo yung mga tao na talagang uhaw na uhaw sa produkto na ino-offer mo. Okay? So, let me give you an example. Ito yung page na isa minage ko. Kung mapapansin nyo, naka-accumulate ako ng 1,567 likes. Okay? Itong page na, okay. Siguro, ang iniisip ng iba, parang napakababa naman yung 1,000, parang napakababa pa naman yan. Okay. Let me clear this to you and gusto kong i-rephrase to, okay? Targeted prospects. Okay? Hindi ito yung mga prospect na chinachat mo, minemessage mo na sinasabihan mo, pwede pa like po. Okay? Ito yung mga targeted prospects. Okay? Itong 1,000 na audience na to, dati na silang interesado sa produkto na ino-offer ko. So, what will happen, halimbawa nila mag-post ako ng isang produkto. Okay, itong produkto, kapag ipinost ito, sa tingin nyo ba, makakapag-create ako ng sales? Of course, yes, kasi dati na ang interesado, yung tinarget ko. So, ganun yung kagandahan ng Facebook ads. Okay, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng audience in a short period of time. Ito yung latest graph na nakuha ko sa Facebook. Okay? Kung makikita nyo, okay. Nagsimula ako ng Facebook ads noong December 20 hanggang sa January 2. Ilang days ba yun? Okay, itong 27, ito yung day na hindi ako nagpa-advertise. Okay? So, within 14 days, tama ba? Within 14 days, nakapag-generate ako ng 1,000 targeted prospects or targeted audience. Hindi to yung mga skeptical na people, mga tao na basta lang nag-like. Ibig sabihin, sila lang talaga yung mga yung sinasabi ko na targeted prospects, okay? Isa pang kagandahan ng Facebook ads is pinapakita nila yung details or report or much clearer report ng insights ng inyong mga advertisements. So malalaman mo kung ano ba ang demography ng mga audience nyo. So, for example, mga taga saan ba sila, kung ilan ba sila sa lugar na yon. Kaya, yun, ganun kaganda ang Facebook ads. Okay? So, siguro ang tanong nyo ngayon, magkano ba ang gagastusin kung gagamitin ang Facebook ads? Okay? Sa Facebook ads, hindi ganun kalaki ang gagastusin nyo. Ipapakita ko sa inyo yung day one na pagpa-advertise ko. Okay? Ito yung day 1, okay? Kung mapapansin nyo, sa day 1, ang binayaran ko is ito, 0.73 centavos lang yung binayaran ko per like. So, ang nangyayari, yun lang yung binabayaran ko. The next day, sa next day kong pa-ads, yung nakuha kong result is bumaba yung 0.73 centavos. Okay, imagine kung gano'n siya kababa kumpara sa pamasahe mo paglabas ng inyong bahay o kung ano-ano pa mas pagkain panlibre sa restaurant. Ito, centavos lang per person ang ginagastos nyo. The next day, day 3, umabot sa 0.63 lang yung nagastos ko. Okay? The next day, umabot sa 0.35 centavos.
Okay? So, ganun kababa yung pwede nyong budget lang. Using Facebook ads, pwede kang mag-budget ng 50 pesos to 100 pesos depende sa kung magkano ang kayang budget. So, ganun siya kaganda. Okay? Now, lagi nyo dapat siyang tinitingnan yung CTR, kung gaano ba ka-effective yung ads nyo. Okay, so i-discuss ko siya. Okay, i-discuss ko siya sa next slide. Ito din pala yung iba kong campaign. Isa ko pang campaign, umaabot lang sa 0.91 to 89 centavos, 0.89 centavos. Okay, so ngayon, paano nyo ba ma-optimize sa inyong mga ads using Facebook? Kasi yung iba kasi, marunong silang gumamit ng Facebook ads. So, ang ginagawa nila, basta na lang nilang inilalatag yung kanilang mga ads. So, normally, ang nangyayari, kumikita naman sana sila, pero yung ginagastos nila, malaki din. Di ba? So, imagine kung ma-optimize nyo yung ads nyo, kung mapababa nyo yung ginagastos nyo sa pagpapa-advertise. Imagine what would be the benefit for you. Okay, first, kinakailangan, kagaya ng sinabi kanina ni Coach Ed, kinakailangan mo magkaroon ng fan page. Okay? Kinakailangan gamitin mo ang fan page mo kung ikaw ay magbebenta ng isang produkto or kung meron kang yung offer na produkto. Ang tawag dito is niche marketing or positioning yourself as the expert. For example na lang, again, gawin natin example, kung ang produkto na ginagamit nyo or ino-offer mo is produkto ng pampamputi, kinakailangan ang title pa lang ng inyong fan page ay dapat related na sa kung anong ino-offer nyo. So for example, skin whitening, you can use kayo na ang bahala mag-isip. Okay? Okay, so ang tawag dito is niche marketing. You are positioning yourself as the expert. Okay, ito din, isa-isa din itong paraan para ma-brand mo ang sarili mo sa napakaraming distributor ng inyong company. Okay? Huwag mo lang kakalimutan na magbigay ka lang ng value sa inyong page. Okay? What matters is the value na naroon sa page. Okay, para ma-optimize mo ang inyong page, ang inyong ads, first, of course, you should create an ad. Meron dalawang klase ng advertisement. First is about community building. Kinakailangan mo makapag-build ng community na malaking community kung saan pwede kang makipag-communicate sa mga taong ito or sa mga audience na ito. So for example, again, isa pang example, skin whitening, yung product mo, build a community ng mga tao na interesado sa mga pagpapaputi. Then, you should be posting valuable information about skin whitening. Okay? Next, isa pang klase ng ad is the product campaign. Ang product campaign, ang pinaka-term nito sa aming group is tinatawag na external ad. Magpo-post ka ng mga ad or magbabayad ka ng mga ads para mas malaki ang tao na makakakita ng inyong ads. Okay? Paano nyo ba ma-optimize ang inyong ads? Ito yung step 2. You should be precise and specific sa pinaka-target nyong tao. Okay? Bago kayo gumawa ng ads, tanungin nyo muna ang sarili nyo kung sino ba talaga ang pinaka-the best na prospect para sa aking ino-offer na product. Okay? Sa Facebook, meron ditong feature ang Facebook na tinatawag na precise interest feature. Okay? Kung makikita nyo, yun. Itong box na to, kapag gumagawa kayo ng ads, makikita nyo yung interest na engine. Okay. Itatype nyo lang dito yung mga keywords na sa tingin nyo ay related sa produkto na binibenta nyo. For example, itype nyo dito kung lost weight ang produkto nyo, itype nyo dito yung keyword. Or yung mga matao mahilig sa food supplement, mahilig sa healthy drink, whitening products, or even coffee. Okay, so I hope na marami kayong natututunan sa step-by-step natin. Sumunod is, kinakailangan mong makagawa ng eye-catching headline pictures. Okay,
ano ba yung headline features? Kagaya ng pinakita niya ni Coach Ed. At ganito ang mga Facebook ads. So I hope na magkaroon ka ng idea kung paano mo makukuha ang mata ng inyong mga prospect or maaagaw ang attention ng inyong mga prospect sa paggawa ng mga picture ads. Okay? So, sa team kasi namin, gumagamit kami or meron na kaming mga nakahandang pictures. Talagang tinuturo namin to step by step. Talagang we are focused on duplicating people or person who will sell our product as well. Ika nga, ginagawa namin sila mga power seller. Okay, next. Sa mga nasa ibang company, you should be gumawa din kayo ng mga step by step process kung yung mabilis na maduduplicate ng inyong mga prospects or mga bagong downlines para hindi sila mahihirapan kung paano ba nila gagawin ang kanilang business. Hindi puros motivation lang, okay? Don't get me wrong, pero hindi masama motivation, pero kahit gaano ka pa ka-motivate sa inyong company, kung hindi nyo alam ang step by step, talagang mahihirapan kayo. So, kagaya sa aming team, talagang tinuturo namin ang step by step. Talagang hinihimay-himay namin ang mga step by step. Okay, so next, you should have your daily monitoring sa ads mo. Kasi minsan, meron kasing tinatawag na sayaw eh. Meron tinatawag na dance ang Facebook. Minsan, tumataas yung presyo, minsan bumababa. Okay? Kinakailangan mong i-monitor yung ads mo. You should be aware kung ano ba yung what is working and what is not. Okay? Kinakailangan mo siyang i-monitor kasi para na rin yan sa ikagaganda ng iyong business. Pwede kang malugi or pwede kang lumakas ang sales mo kung lagi mo na-monitor ang inyong ads. Next, lastly is your continuous budget. Okay, kung gusto mo ng never-ending prospect, kailangan continuous ang ad budget mo. Okay? Networking business ay kagaya ng ibang business na kinakailangan ng budget, continuous budget, para mapatakbo mo ito ng maayos. Okay? Huwag niyong kakalimutan na maglaan ng budget kasi business to. Wala siyang pagkakaiba sa ibang business. Okay? So, that's all. Sana marami kayong natutunan. So, Coach Ed, meron ka pa po bang idadagdag? Hello? Ayan, tingnan natin kung gising pa sila. Okay. So, marami ba kayong natutunan? Sino sige, dito sige. Yung walang natutunan? Okay. Ayan. Mamaya pupunta tayo sa question and answer, no? Tatanungin natin si Arginel, tsaka si Zeus. Okay, gigisahin natin sila, no? So, it is your opportunity na magtanong later on. And, sige, tira muna natin kung sino ang gising. Okay, can you raise your hand? Gising pa ba kayo? Okay, ayan. So, may mga nagtataas. Mukhang marami silang natutunan, ha? Tama ba ako? Marami kayong natutunan sa webinar natin ngayong gabi. Okay, just say yes. Ayan, no? So, they are responding. Ayan, how about the others? Okay. Okay, cool. Ayan. Okay, so mukhang magaganda ang feedback natin ngayon, Arjen and Zeus. Alright, so let me show this to you, no? So, hindi ko alam kung ano yung current situation nyo, whether you are currently involved with network marketing or nagpapahinga lang at naghahanap ng tamang kumpanya, o maybe yung iba sa inyo talagang very active at binibuild ang inyong negosyo. Well, I don't know, but I have a special offer sa inyo. Okay, so this is a very special offer because with our team, kanina naman nakwento nyo, and si Arginel and Zeus ang resulta ng aming effort, no, ng aming team, tag team kung tawagin. Okay, hold on, no, I need to get my PowerPoint. Ayan, teka lang, ha.
Okay, so habang aking inaayos to, sige, pwede ba tayo magkaroon ulit ng quiz para malaman ko kung sino ang nakikinig talaga sa inyo? Baka yung iba mamaya nag-chat-chat lang sa Facebook. Okay, so let's have a quiz. Okay, Zeus, ikaw magtanong kasi it is your presentation. Sige, dalawang question lang. Okay, ang makahula, ang makahula daw may dalawang voucher question ulit. Ang makahula may voucher. Ayan, sige, dalawang okay question. Quiz number one, ayan, go. Okay, question number one is, ano yung... O sige, balik tayo dun sa ano. Ano ang pagkakaintindi nila sa networking? Ayan. Sige, balik tayo. Ano ang intindi nyo sa network marketing? Ayan, gamitin na lang nga natin itong chat box. Ayan, yung... Ito, sumagot si Troy, it's relational marketing. Kay Felix naman, it's marketing. Kay Krisia, ako sir. Yun ang sagot niya. Ako sir. Ayan, socialization. Ayan. Hindi ba? Ayan. Socialize and selling. Okay. Okay. So, let's go, no? Okay. So, balik tayo sa ating ano kanina. So, again, hindi ko alam kung ano ang current situation niyo sa buhay. So, kung naghahanap kayo ng extra income, extra business, o maybe naghahanap ng grupong mapupuntahan, okay, na makakatulong sa inyo kung paano i-build ang inyong business. But I want you to look at this, no? Okay. If you want, I am inviting you to join our team. So, nakita nyo naman kanina yung, ano, yung resulta nung kay Arjen, nung kay Zeus. So, with our team, you can start with our business package, which is the Builder Pack for 7,800. Ito ay kung sakaling naghahanap kayo ng team, naghahanap kayo ng grupong makakatulong sa inyo na may involve kayo, you are welcome to join us. Okay? Sa Builder Pack na to, kanina diniscuss din ni Argent yung mga benefits na makukuha nyo. I-recap ko na lang. With 7,800, Builder Pack with BWL, ito yung mga makukuha mo. Discounted products on all BWL products, retail profit, which is ito yung aming pinagkakitaan. So, we are not just only building the network. So, nakita naman natin yung disadvantage. So, we are focused on developing you that you can make a sale. No? Because with network, again, kaya nga, network marketing, it's about socialize and selling. Hindi tayo pwede puro socialize, puro network, may grupo ka, pero walang sale. We focus on developing you into a power seller. It's because, for the reason, when you sell today, you get an immediate income. So, yung problema ng pamasahe mo, yung problema mo sa pag-aalis ka, may training kayo, nasasagot, it's because you are selling. And with our team also, hiniiwasan namin yung lumabas ng lumabas. That's why we offer a dropship program. When you say dropship, it means na yung mga transaction natin, let's say may bumili sa store mo. Okay? So, tinuruan, you join our team, you set up your own store, natuto ka, and then nakakaroon ka ng sale. Now, instead of going to the office, sa office ng BWL para bumili ng product, with our team, we provide the dropship program na yung team mismo natin, we have a warehouse, sila na ang mag-ship ng item. All you need to do is to forward the information to our warehouse, okay, which is si Gerson, si Sir Gerson yung nagahawak nun, and then transfer the money, whether it is through BPI, wire transfer, or smart money, or even through PayPal, or whatever payment facilities na meron ka dyan that we can use, no? You will transfer the amount, and then forward the information kung sino yung buyer, then we will ship the product for you. So, all you have to do is marketing and marketing and marketing. And we will also provide a virtual back office to monitor your sales, a global business. And we will provide you with the marketing materials that you need. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging magaling na graphic designer, na kailangan pa mag-Photoshop ka na mag-Photoshop. Because on the internet, Photoshop, it's important. Kaya lang with our team, we test every material before we give it to you, no?
kapag meron sa binibigyan namin material sa team, so we provide everything. Kaya ang focus mo is to market, to do online marketing and marketing and marketing. That's why we also provide online marketing training and we also have a group support program. Okay, so we have this on Facebook. So most of our transactions are online. Diba? So ganun ang ginagawa namin. Okay. Now, again, I am not sure what is your situation. Are you still active in your group, in your industry? But if you are not active, you are welcome to join, no? Ngayon kung sa tingin mong mabigat sa iyo ang 7,800, please PM Zeus, PM Argent, or even PM me on my Facebook, send a private message that you are really interested to join the team, kaya lang wala kang budget for the amount of 7,800. Pwede natin pag-usapan yan. Okay? So, madali lang kami makontak. We are always active on Facebook. Just send us a message. Pag-usapan natin. Ngayon, if you are actively building your business, if you are actively building your company, I have a special offer for you. Okay? With this course, the Facebook Rocket with e-commerce 102, so, ang magtuturo dyan, ako and with Miss Irene Jocelyn Bernardo, she is an e-commerce practitioner panahon pa ng dial-up. Okay, kanina dinidiscuss natin yung dial-up, no? Yung wala pang DSL, no? She's been making money online for 13 years. So, ibig sabihin, wala pa yung mga Facebook marketing, wala pa yung mga attraction marketing. She is already making millions online. Ngayon, if you really want to expand your knowledge when it comes to Facebook marketing, then I suggest you avail Facebook Rocket for 2,988. Okay, this will definitely help you build your network marketing business that you are currently involved with. Okay, that's why we open this webinar not just for our team but for the industry itself. Kasi you know why? Alam niyo kung bakit? If everyone is earning a decent amount of income, naka-uplift ang industry. Diba? Nawawala yung negative tingin na pag networker ay ganito yan, ganito. No. If other people are seeing that people from the network marketing industry are earning, then maganda ang feedback. So, ibig sabihin, kahit sa ang company ka, pag narinig, ay networking, hindi ka natatakbuhan. Okay? So, makakakita sila ng opportunity from you. Okay? So, let me know. If you want to join our team, then message us. If you want to avail the Facebook Rocket, of course, then message us also. Now, I'm going to show you kung ano ang meron dito, kung ano pa ang makukuha mo. If you avail the Facebook Rocket, you will get a group support with e-commerce 102. We will help you to build your business as well. And we will also do one-on-one Skype training if you need. Like, so kung may mga question ka, you can just ask, okay? So this is what's inside the Facebook Rocket course. Okay, so I'm still typing in. Mamaya, we will go to the question and answer portion. So just prepare your question as well. Okay, ayan. Okay, I'm going to show you yung mga result na na-create din ng course na to. Okay, you can go to this link also. So, Facebook Rocket is also designed for other businesses as well. It can be used also for network marketing, no? So, we have different testimonials. We already created results through this course. And in fact, Arjunel is also a product of this course. Ayan. Okay, so what you will learn from this, marami. So let's go inside. So right now I'm going inside the course.
Okay. Okay, got a slow connection right now. Sabay-sabay ang aking ano. So with this course, you will learn lots of things. Hindi lang yung pag-execute, even the psychology of the ano, of the execution of the Facebook. Kasi sabi ko kanina, yung pinakita nga ni Zeus na kung hindi ka marunong, if, kung basta maglalatag ka lang ng advertising mo sa Facebook, definitely you will spend a lot of money. Okay, magagastusan ka, magagasgasan ka ng gusto. Okay. Si Zeus magkano, ayan, let's ask Arjen no, kung magkano yung nagastos niya sa ano. Arjen, are you there? Ayan. Ilan ang likes mo ngayon? Ilan ang likes mo ngayon? Bali na sa 2,000, mga 2,000, magti 3,000 na siya. Pero dalawa ang fanpage mo, di ba? Dalawa, oo. Dalawang, okay. Dun sa magti 3,000, magkano na ang totally na gastos mo? Sa 3,000, sabi natin mga nasa 500 plus, ganun. 500 plus lang. Oo, 500 plus lang. Oh, di ba? Mas mura kasi yung likes ko din. So, nagpumapatak lang ng ano 0.75 centavos to 80 cents ganun. More than ano, hindi lumalagpas ng piso. Hindi lumalagpas ng piso. Okay ah. Ikaw Zeus, kailan ka nag-start mag-Facebook? Facebook ads? Nung umpisang-umpisa, yung nung trial ano, mo? Yung pinaka-trial ko, nagsimula talaga ako mga December, ano ba yun? Mga December... Yung sa personal 20. Page mo ah? Yung, hindi, yung personal page mo, yung may 1,000 plus likes na. Ay, alin, yung mismong akin, yung ano ko? Yung Zeus. Yung, hindi yung store, hindi yung store. Ah, yun, ano yun? Matagal na yun. Kaso ang ginastos ko dun, ang laki. Magkano? Nung hindi pa ako marunong. Oo. Siguro ang nagastos ko na dun is mga nasa 1,000 plus. Then ang na-generate niya lang is 400 ata yun to 500 lang. Okay, sige. Sa'yo? Sa 1,000 na budget. Okay, 1,000 na budget. Ang na-generate ilan? 400. Nung di pa ako marunong. Tama. Ikaw, Arjen, ilan sa'yo? Sa magkano nagastos mo ulit? Sa 3,500 lang, almost. 500 plus. Continuous hanggang ngayon yung ads ko eh. Ayun, no? So, yan. So, mura lang. Di ba? Mura lang, no? Ngayon, Zeus, magkano na ang nagagastos sa ads? Sa, ano? Per like. Sa 1,000 na generate, yun. 500 din. Per like is... ano, sumasayaw siya sa 0.35 centavos. Yung nakita nyo kanina, yung result, ganun. Ganun siya kababa. So, ang baba na lang, ano? So, nakita nyo, ayan, ano yung nating audience natin yan? Nakita nyo yung difference, di ba? Kung hindi nyo alam yung gagawin, basta maglalatag kayo lang kayo ng, ano, ng advertising, you will definitely spend a lot. Magagasgas sa'yo ng pera, di ba? But if you know what you are doing, nagkakaroon ka ng psychology, meron kang proper training, okay, you will definitely save more money, di ba? Ayan, si Arjen, yan, nag-take yan ng Facebook Rocket, no? What is your experience, Arjen, with the Facebook Rocket module? Yung Facebook Rocket, hindi ko pa siya natapos. Highlight pa lang, gusto ko nang simulan yung business. So, alam mo yun, so kasi nandun yung idea, nandun yung vision, yung long-term visions.
kung ano ba yung pwedeng takbuhin ng online marketing. Mm-hmm. So, mas wide yung market. So, targeted siya. Ayan. Niya, sabi niya, pag offline, so, ubusan talaga ng budget. Pares lang kayo. Sa advertisement naman, sa sales naman talaga, kailangan mo talaga ng budget. Mm-hmm. Pero mas dapat, kailangan natin ng ma-minimize yung mga gastos natin. Tama. Ayan, no? Ayan. So, ayan, sige. Ngayon, I'm suggesting again, kung naghahanap kayo ng team, just message us. If you want to avail the Facebook Rocket, just message me as well. Okay, so we are willing to help you kahit nasa ibang company kayo or maybe personal needs. Okay, just message us, no? Personal needs na gusto yung, okay, na kailangan niyo ng tulong namin in terms of business development, okay? Ayan. All right. So again, okay, before we adjourn, okay, let's have our Q&A portion. Tignan natin, no? You can put your question on the chat box. Okay, anyone from the audience? Sino may question? Okay, wag lang math. Nahirapan ako kanina sa math. Yung 10 times 100. Okay. Walang question? Okay, raise your hands muna. Sino magtatanong? Okay, si Christopher Baybay. Oh, sige, umpisahan natin na. Okay, Christopher, sige, since nagtaas ka na ng kamay, please put your question on the comment box. Ayan. On the on the chat box, okay? Oh, sige, let's start muna kay Miss Josephine. Bakit pumura lang ang nagagastos ni Arjen? Okay, bakit mura ang nagastos ni Arjen? It's because he availed the Facebook Rocket. And also the napag-aralan niya 'yon, nagkaroon siya ng intuition online. So mas naiintindihan niya by doing trial and error, no, through testing din. So yung napag-aralan niya sa feed Facebook Rocket, he applied it. So yung procedure noon sinundan niya. Ayan. Okay, ngayon in your own words, Arjen, sagutin mo rin yung tanong. Sino ba 'yan? Paano siya address? Okay, bakit daw mura nagagastos mo sa ads mo? Ba't ang laki na ng likes mo, mura lang nagastos mo? Magkano ba ginagastos mo daily dyan? Oo. So, yun nga. Yung excitement ko kasi, parang nasabayan na rin siya ng, alam mo yun, yung tinuro sa akin yung Facebook Rocket. Talagang hindi ko siya sinimulan yung pag-advert ko hanggat hindi ko na kukumpleto yung pinaka, yung pinaka course. So, yun nga, guided din ako ni Sir Edison na ano ba yung pagtama yung ginagawa ko, sinasabi ko sa kanya, pag lahat ng gagawin ko, sinasabi ko din sa kanya kung ito ba yung tamang psychology ng picture na ilalagay, ito ba yung kailangang ilagay mga targeted people. So, which is tinuturo doon yung sa Facebook Rocket na yan niya. And then, andyan rin mga articles kung sino-sino yung mga, kung paano na sila nag-generate ng sales. So, yun lang, isi-set up mo siya eh. Parang yung pinakasasakyan mo, yung Facebook page mo. Isi-set up mo siya ng tama. Kasi dati, mumapalo ako ng dos, ng tres. Sabi ko, hindi kakayanan ng budget ko eh. Kasi masusunog. Kasi limited rin yung budget ko. Nag-start ako. So, nung dati 40 pesos lang per day, ngayon, nag-increase na ako ng 100 pesos per day. So, yun. Dapat, depende rin sa budget mo. Mas mahirap tagdodos yung likes. So, sunugin yung budget mo. Kaya dapat, nasa alignment ka rin. Na dapat full set up yung page, Facebook page. Yun niya yung store mo. So, okay. Ayan. Okay. Hello, ito. Coach. May additional po pala ako. Sige, go ahead. Yung sa budget pala na 50 pesos, merong mga araw na sa 50 pesos nyo, pwede nyo siyang mapaabot ng 100 plus ang likes. 50 pesos lang yan.
Kaya basta napag-aralan talaga nila yung pinaka-konsepto, talagang pwede nilang ma-apply din yun sa kanilang business. Kaya malaki ang tulong. Yun lang, Coach. Ayan, ito. Okay, ito. Sagutin mo na rin ito, Zeus. Paano daw binabayaran yung Facebook ads? Sa Facebook ads? Mm-hmm. Sa Facebook ads, sa ngayon, ang ginagamit ko lang ngayon para sa pagbayad ng Facebook ads is Smart Money. Okay? Sa Smart Money, pwede kayong gumamit ng Smart Money kung magbabayad kayo ng Facebook ads. Kasi ano siya eh, MasterCard siya. As long as meron kang Visa or MasterCard, pwede kang makapag-avail ng Facebook ads. Mm-hmm. Yan. And also okay. And also PayPal, pwede rin sa Facebook ads. Yun, PayPal. Ayan, eto. Pero pinakamadali ngayon na ma-avail na card yung Smart Money. Oo, kasi ano lang, maya-maya meron na, no, ilang minutes lang makukuha mo na yung Smart Money. Yan. I also suggest Ion, ayan, kasi with Smart Money ngayon medyo they're adjusting sa system, isang buwan na, no, medyo hirap ako mag-transact online. Hindi ako makapag-unlock na yun. pero mabilis with Smart Money, kuha mo agad. Fill up ka lang, then after 5 minutes, you get the card. Opo. Activated na. Ito. Ito para kay Arjunel, no? Ito kasi yung talagang totally offline na tung December lang nag-online. Okay. May nagtatanong, paano daw sisimula ng internet marketing? Simulan na natin ngayon. Join us. Ano? Ganito. Join us, no? Join us. Join our team. So, syempre, ulitin ko. So, coach talaga, guys. Yun nga, point ko lang dito. Ako, to be honest, ah. Pwede ba sabihin yun, Sir Ed? Sige. Sa ibang team ako before. Sa ibang team ako dati. Lumipat ako kasi, although malaki yung sales nila, pero wala yung yun nga, basta ka nalang tumakbo na hindi ka inassemble or hindi ka nakaset up. Ayun, nakita ko yung idea, sinare lang din sa akin. Ito naman kasi guys, wala namang pilitan eh. Share lang. Ayun, sabi ko, totally, offline, nagbimit kami ni Sir Edison. Pero dito, yun nga, tinuruan niya ako. Sabi niya, mag-assess nga sa offline. So, tinuruan niya ako one-on-one. Sa online chat lang, itong gawin mo, itong ganyan, meron din kaming Skype. So, ayun, start mo lang yung mga materials mo, Facebook, mga marketing tools, yung mga payment facilities, yung mga Ion, yung tawag dito, yung bank account mo. So, yun, start, paano ba? Mihina ka bro, mihina ka. Kailangan mo lang mag-advertise. Yan. Ayun, ads. Okay. Ads, Facebook, yan lang naman eh. Oo. So kasi marami na eh, may sulit, mayroong pero ito yung pinaka-cheapest way na talagang di grabe. Pwede kang, alam mo yun, less hassle. Kasi lahat ng tao na sa Facebook eh. Mm-hmm. So, magkaroon ng page, ayun, start like generation. Ganun lang kadali. Mm-hmm. Kasi meron na kaming materials, ipoprovide na lang. Pasok ka lang sa secret group namin. Okay? Makakapasok lang doon yung mga member lang, syempre. Exclusive yun eh, sa sa team. Mm-hmm. So, nandoon na lahat yung mga details, ano yung unang ilalagay mong timeline, mga, kasi, hindi sabi nga, hindi mo na kailangan maging magaling na graphic artist. So, kung sa team namin, so, exclusive lang talaga yung mga materials na wala rin sa iba. Yung mga dropship, etc. Yun lang, coach. Ayan, okay. Ayan, so, sige, sino pa yung may pahabol? Last na. Before we adjourn, no? So, lumalalim ng gabi. Kanina pa lumalalim. Okay, so, I think wala na atang question. Wala nang pahabol. Okay. Ayan na, so... Ito, pahabol na lang, pahabol. Ito, sabi ko na nga ba eh. Required ba yung Facebook Rocket para matutunan ko yung Facebook marketing? Secret question sa Facebook na lang pasagot. O, sige, sasagutin ko na lang sa Facebook. Mamaya, okay, Patrick. Okay, so, yeah, I think it's time to say good night and goodbye to everyone.
So if you have any questions regarding how you can join our team about the Facebook Rocket course para sa mga businesses nyo, okay, so you can get in touch with us. Let's be friends on Facebook. By the way, we have an online community now. So hanapin nyo lang, it's Pinoy Online MLM Launch. So eto, no? Papakita ko yung ano, yung link, no. So you can be involved with this. So kung gusto niyo magkaroon ng communication, have a relationship with our team, with us. Okay? So connections, then you can join this group. Okay? It's a group page, no. So we will exchange ideas here about network marketing and online marketing, no. Online marketing that is related to network marketing, no. So this is our group. It's Pinoy Online MLM Launch. Okay, so be involved with us. Okay, so just join this group, get involved with us, engage with us, and together we will make millions on the in the industry. Okay, so I think it's time to say goodbye. Salamat Arjen and Zeus. Okay, see you all online, and thank you for attending this webinar. Okay. So yeah, just wait for the upcoming webinar, no? Marami pang darating, no? It's for the industry and for everyone. Okay, so yeah, I'm hope you learn a lot, and just wanted to say thank you and goodbye. Okay, goodbye everyone. Bye. Bye-bye.